Umaga po, ito pong ating weather update ngayong araw, September 24, 2021. Yung dalawang minomonitor nga natin bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, ito nga pong isang tropical storm ay andito na nga po yan sa may Vietnam at ngayon nga po ay nagkaroon na siya ng landfall scenario. Tinataglay nga po nitong tropical storm na to ang lakas na aabot na 65 km per hour. Ito nga po ay kung mapapansin natin, ngayon po ay nananalasa na po sa may Vietnam. Yung isang tropical storm naman, dito po yan sa may labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito nga po no, ay dumaan na dito sa may Guam at ito nga ay posibleng, kung mapapansin natin, posible po siyang pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Ayon nga po yan sa ating Japan agency. At ito nga po ay kapag pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility, ito nga po ay tatawagin natin si Bagyong Lannie. At inaasahan nga po no, na bago po ito pumasok sa ating bansa, ito nga po ay mag-intensify pa into tropical, typhoon category. At meron pa rin naman tayong umiiral na ITZZ, yung Intertropical Convergence Zone, na nakaka-apekto po yan sa malaking bahagi ng ating bansa, lalo na po yan dito sa may parte ng Mindanao at ng Visayas area. Makakaranas naman tayo ng mga localized thunderstorm at mga ibang pag-ulan dito sa malaking bahagi ng Southern Luzon. Check natin yung forecast track ng ating Japan agency. Ito nga po kung mapapansin natin sa forecast track ng Japan agency ano na by 8 a.m. mamaya po yan ay posible na nga pong maging severe tropical storm itong nasabing bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At pag bago nga po pumasok yan no, sa ating bansa, ito nga po ay nasa typhoon category na. At posible nga po no, na umabot ito sa super typhoon category, ayon po yan sa Japan Agency at ng NOAA. At kung mapapansin natin, yung ang forecast track nila ay hanggang Tuesday 8 p.m. lamang po. Dahil yung pinaka sentro ng bagyong ito ay posibleng magbago yung kanyang direction dahil may umiiral pa nga po tayong high pressure area dito po sa may silangan ng Japan. Tignan naman natin yung mga lugar na uulanin. Dito po tayo ngayon sa may parte ng Luzon area. Kung mapapansin nga natin, magiging maganda naman po ang lagay ng panahon ng extreme northern Luzon at ng northern Luzon. Mapapansin natin makakaranas lang tayo ng mga pulupulong pag-ulan. Dito naman sa may Pulilio Island, posible pong makaranas ng pagbugso at biglaang pag-ulan at magiging maganda naman ang lagay ng panahon pagtapos po nito. Dito naman tayo sa may Metro Manila, makakaranas tayo ng makulimlim na kaulapan at posible po tayo makaranas ng localized thunderstorm. In times of severe thunderstorm, posible po tayo makaranas ng pagbaha at pagunan lupa sa mga mababang lugar. Dito naman po sa may Mindoro Province, kung mapapansin natin, magiging maganda rin po ang lagay ng panahon. And dumako naman tayo dito sa may Bicol Region. Magiging maganda rin naman ang lagay ng panahon ng Bicol Region. Makakaranas lang tayo ng miglaan at pagbugso ng pag-ulan. Dito naman po tayo dumako sa may Visayas area. Kung mapapansin natin, ang western section ng Visayas ay posibleng makaranas ng mga malalakas na pag-ulan, lalo po yan dito sa may Roja City, sa Sagay, sa Iloilo, dito po sa Kabangkalan, Dumaguete, at dito naman sa Calbayo at Tacloban, magiging maganda naman po ang lagay ng panahon. Dito naman po sa may Mindanao, kung mapapansin natin, posible po tayo makaranas din dyan ng mga mahihina at katamtamang pagbugso ng pag-ulan dahil po yan sa umiiral na ITCC. Dito naman po sa may Palawan, kung mapapansin nga po natin, ano, magiging maganda po ang lagay ng panahon, subalit pagdating po ng hapon at ng gabi, posible po tayo makaranas dyan ng mga pag-ulan. Check naman natin yung ating advanced weather forecast.
dito nga sa ating advanced weather forecast, posible nga po no by September 25 mapapansin natin no nag-intensify na nga po itong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility into typhoon category at pagdating po ng September 26 okay ito po ay papasok na ng ating Philippine Area of Responsibility at ito nga po ay tatawaging si bagyong Lannie PH. At kung mapapansin natin ano yung sirkulasyon or yung diametro ng bagyong ito ay malakas, malaki o malawak, no? Kaya inaasahan pa rin natin na posible itong makadulot ng bahagyang pag-ulan sa ating bansa. Bagamat malayo ang bagyong ito sa ating kalupaan, asahan pa rin natin yung mga pag-ulan. By September 27, kung mapapansin nga natin, halos stationary siya ng bahagya dito sa may silangan ng Tugigaraw. At pagdating nga po ng September 28, posible nga pong dito ay umabot na siya ng super typhoon category. Sa ngayon po, ito pa lamang po no, yung ating available data para dito sa nasabing bagyong nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Again, inuulit natin ano dahil malayo pa nga yung bagyo, marami pa pong posibleng senaryo na magbago ang kanyang direksyon. Kaya tumutok lang po tayo lagi sa ating advanced weather forecast para po dito sa ating minomonitor na bagyo. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.